trailer nila. Nakitang hindi maganda sa trailer ng to. Lot condition eh. Ayan guys, no? Sasagutin ko lang yung mga katanungan o mga nagtatanong sa akin kung pwede ko daw silang i-train eh. Sa ano, kasi may mga nagme-message sa akin sa Facebook at nag-i-email sa akin dito sa Canada yun, ah, na kung pwede ko nga lang daw silang turuan o i-train eh, para makapagsimula sila. Wala namang problema tumulong sa kapwa natin. Gusto ko rin naman talagang tumulong. Kaso guys, ang reason ko kung bakit hindi na ako makipag-team. Alright you guys, good morning. At ang current location natin is andito tayo ngayon sa Travel Center, Flying J Robert, Wisconsin. At mag-i-start na ako ng umaga ko sa ating pagda-drive. At ang ano natin, ang ating load natin ngayon is karne. Papunta siya ng ng Fairway Foods or sa Watertown, Wisconsin. Bukas pa ng alas 8, pitsa a 5. Kaya hindi ako nagmamadali ngayon kasi mahaba yung oras ko. Sinulit-sulit ko yung pagtulog ko. Wow! Ayan. Ayan. So, mag-pre-pray trip ako tapos magpapagasolina na rin ako dyan. Ayan. Kaya naman samahan nyo ako guys sa panibagong yugto ng ating kamanata, ng ating video vlog, at i-share ko sa inyo at sasagutin ko yung mga nag-message sa akin, nagtatanong kung gusto ko pa daw mag-team. Kaya naman na stay tuned lang kayo. Doon tayo ipagpatuloy ang pagkikwentuhan sa ano, sa fuel pump habang nag-prepare trip ako. Tapos nag-fuel at the same time para hindi masyadong maksaya yung ating oras. We have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Yun. Yan, umabot ako guys ng tignan nyo. Umabot tayo sa 17 hours yan, 17 hours. Ang sleeper natin. Ganda nga eh. Yan. Kasi long weekend, 17 hours and 15 minutes. Mag-start na ako, mag-pre-trip na ako. Change ko na yung sarili ko ng on duty. Pre-trip and fuel. Lagay ko na rito. Fuel. Tapos start natin ng truck. Tapos pupunta tayo dun sa boot na. Tapos dun ko natik-tik-tikin yung mga gulong natin at saka etcheteras. Tara, samahan niyo ako. Yaka muna. Yun. Tara sa boat, guys. Magpapagasolina tayo. You have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Yes. Bali magtatap lang tayo ng mga ng mga 50 gallon siguro kasi kalahati pa tong medyo mataas ngayon ang gasolina. Tamang tap-tap lang.
Yan. Okay. Shutdown muna natin para ni Maxay sa gasolina. Alright. Okay, so 18, sabi niya. Dito tayo sa pump 18. Rewards. Laking bagay itong rewards card na to kasi nakakaipon ko ng points sa mga pagkain na pwede mong i-convert. Mga points na pwede mong i-convert sa pagkain guys eh. Traktor lang. Kasi punong-puno pa yung gasolina natin sa reaper. Skip. Marami pa tayo niyan. Kunin natin yung gloves. Alright. Marumi na naman. No? Continue. Yun. Come on. Oh, yun. Last, kunin natin yung ating ano, paniktik. Maniktik sa ating traktor. Mga gulong. Yung temperature, importante ito, baka mamaya panis na yung ano natin. 26 ang set point. Oh, makita natin. 26. Oh, 28 ang box. Ayos lang. Yun. Yan guys, puno pa. Magandaan din sa mga equipment ng dog guys. Talagang laging ano eh, laging na-inspection at saka ano eh, condition. Laging condition ng equipment ng mga torque, tong trailer nila. Wala pa akong nakitang hindi magandang ano sa hindi maganda sa trailer ng torque. Lot condition eh. Ah. Oh, okay. Atin dito sa likod. Make sure na silyado pa to kasi baka nabuksan habang natutulog tayo ay kay tapos tayo. Mga ilaw natin sa side hanggang sa taas guys. Check natin yan. Dito sa mga ano gulong. Matigas-tigas. Alamang magpapalit na ako next year guys ng ano, ng gulong ko. Kasi pud-pud na eh. Pero ano pa ako pa next year yan. Alright. Harapan ni Cordapia. Yan. Ayos.
okay na. Umabot tayo ng 61 gallon. Ang plano ko lang eh, ano lang, mga 50 gallon lang sana eh. So okay na yan. Kasi may pagpapagasolinahan ako na mas mura at mas malapit. So umabot ng 61.469 gallon. Ayan. Ayan guys, no, sasagutin ko lang yung mga katanungan o mga nagtatanong sa akin kung pwede ko daw silang i-train sa ano, kasi may mga nagme-message sa akin sa Facebook at nag-i-email sa akin dito sa Canada yun, ha, na kung pwede ko nga lang daw silang turuan o i-train para makapagsimula sila. Wala namang problema, tumulong sa kapwa natin. Gusto ko lang talagang gusto ko rin naman talagang tumulong. Kaso guys, ang reason ko kung bakit hindi na ako makipag-team is, alam nyo, sa totoo lang, wala namang problema sa akin ng pag-team o mag-hire ulit ng panibago o kasamaan sa truck. Yung tipong ka-team natin, kasi siyempre kumikita naman tayo kahit kung may ka-team tayo. Ang problema ko lang sa ginagawa ko ngayon sa sarili ko na nag-i-exercise ako. Siyempre alam nyo naman, tignan nyo ang bunk bed natin dyan, yan lang yan, no? Kung sakaling kailangan ko ng space, hindi kasi ako nagbubuhat o sa labas ng truck. Kasi syempre ilalabas ko pa yung mga dumbbell ko diyan, mga dumbbell ko para doon sa labas. Ayoko naman yung nakikita ko ng tao na nag-exercise sa labas. So may masikip na lang itong space natin dito sa truck. At wala tayong malaking space. Ginagamit ko ang space dito, tinataas ko minsan bunk bed natin, at diyan ako nag-set up sa tiyan. So bali ang mangyayari kung may ka-team ako, hindi naman po pwedeng so ang mangyayari niyan, kapag hindi naman maaring kapag may ka-team ako gigisingin ko yung ka-team ko sa loob ng truck na natutulog, wherever I want, whenever I want, yung bang gusto kong magbuhat, yung mag 30 minutes o 40 minutes na mag-exercise ako dito sa loob ng truck. Kasi alangan namang gisingin mo yung natutulog, siyempre oras ng pahinga niya yun. Siyempre mas maganda yung makatulog yung kasama mo para safety kayo lagi pag nagda-trip siya. Yun yung isang rason ko. Kaya naman yung mga nagme-message sa akin, pasensya na kayo, hindi na ako magti-team. Not unless ka mag-anak ko na talaga na kailangan ko talagang i-trainee, no, na kahit mga 2 months, 3 months magsasacrifice ako. Kasi siyempre guys, nagkakaedad na tayo, yun ang number one kong inaano sa sarili, na gusto ko talagang hindi na rin ako bumalik sa pag-maintenance. Kasi yung maintenance, hindi ka gagaling sa pag-maintenance mo sa iyong mga karamdaman, kundi tulong lang yun upang sa ganun hindi lalong lumala yung mga yung mga karamdaman mo. Kumbaga, pabababain lang yan ng konti, pero hindi ka gumagaling yun. Paano kung dumating yung panahon na wala ka ng pambili na pang-maintenance mo, or kung continuous kang nagme-maintenance sa mga karamdaman mo, ang tatamaan niya yan is yung liver mo, tsaka yung liver natin, at tsaka yung mga ibang organ natin sa katawan. Yan ang mga dadalihin ng mga gamot in the long process, ha, kapag matagal kang nagme-maintenance na ganyan. Kaya sa awa ng Diyos naman sa ginagawa ko, nag-workout naman sa sarili ko, nagbawas ako ng timbang, at saka hindi na ako nagme-maintenance ngayon, dinadaan ko sa diet at kunting exercise.
buhat-buhat, lakad-lakad, yan. Kaya medyo umano ang pangatawan natin, lumaki yung pagbabago. Ayan. But anyway, balik tayo sa sinasabi ko. Humihingi ako ng dispensa sa mga nagme-message sa akin, humihingi ng tulong sa akin regarding sa kung gusto ko daw sila, kung pwede lang daw i-train ko sila, no? Take note guys ha, yung mga humihingi ng tulong sa akin is hindi lang dito sa Canada, sa ibang bansa pa, pero wala akong magagawa sa mga ibang bansa na gusto magpatulong sa akin para makarating ng Canada, kasi isa lang naman ako eh, owner operator lang naman ako eh. Hindi ako eligible mag-hire ng driver ng overseas, kasi di naman, isa lang naman ako eh. May certain eligibility criteria yan bago ka makakuha ng makasamahan o makahire ng isang driver mula sa ibang bansa, yung let's say Saudi, Philippines, ganyan. Kaya suggest ko sa inyo, i-search nyo yung mga agency na maaari nyong applyan kung kayo ay nandyan sa Pilipinas o saan mang lugar, may mga program na maaari nyong applyan na makarating dito sa Canada. Mayroon akong content previously na mayroon yatang pilot program via truck driver na 3 months lang ay makakarating kayo dito sa Canada. Basta't eligible kayo, ibigay nyo lahat yung mga ano, may provide nyo lahat yung mga pangangailangan ng government. Yun. Research nyo na lang guys. At saka may agency, ang alam ko, Merkan agency sa Pilipinas yan. Subukan nyo yun. Pero pa yatang isa, yung magsaysay, hindi ko sigurado. Research nyo lang yan sa ano, sa research nyo na lang yan sa Google, o try nyo itanong sa mga kapwa vlogger ko nandito sa Canada, mag-comment kayo sa kanila, baka sakaling mas may alam silang idea. Pero para sa akin, sinishare ko sa inyo ito, sa mga kasamahan natin na sa Canada, na bago lang, nakukuha lang ng kanilang plus one or driver's license, no? Is hindi na ako magtitim, not unless kamag-anak ko. Kasi yung space ko rito is napakaliit. Ginagamit ko talaga ito. Siyempre kapag mag-exercise ako, ayaw-alangan namang gigisingin ko pa yung natutulog kong team driving dyan. Ang number one dito is yung tulog talaga kapag nagda-drive ka, para continuous yung safety ninyong dalawa. Ayan guys, kukunin ko lang yung papel, samahan nyo ako. Magda-drive tayo papunta dun sa dideliveran ko. Bukas pa kasi ang aking deliver, pero maaga tayo kasi sinulit ko rin yung pagtulog ko, no? Mabot ako ng 17 hours. Tapos pagdating ko dun, hihinto rin ako, antayin ko kinaumagaan kasi holiday. Sabi ng dispatch ko, sarado daw sila ng Lunes, Martes, kaya bukas pa ng Rosso. Yun, iabanti ko lang kasi may mga nakapila rito para sa ganun meron din silang space at magamit nila itong boot. Banti lang natin sa mga dito. Spagets. Oops, di ko pa pala sasaraan to. Ay, yung isa kunin ko, kalimutan ko pala.
Anong pan 18? Alright, thank you. Mga pizza nila, pero marami pa akong baon eh. Hindi muna tayo bibili ng mga yan. Chicken Alfredo, yummy. Hi, can I get a receipt on 18 please? Pump 18. Thank you very much. Truck diesel. Did my points added? Is that your receipt? Yes, ma'am. It is my receipt. 2098. Can you add the points? I guess. Can you know how to add the points? Or do we still need a manager, right? We need a manager over IT, so I'm not allowed to do it. Oh, you know what? I can do it online, I guess. You can? Yeah, for sure. Okay. Thank you very much. It's, that's fine. Yeah. Online na lang kasi mas maano kapag online eh. Alright. Okay. $61.469 ang ating nailagay. Alright guys, tara. Watertown. Yes! And guys, meron pa tayong 8.8 miles mula dito pa hanggang doon sa ating dideliveran. Ah, bakit ganito ito? Dito tayo sa kabila. Mali yung nasundan ko. Okay, stop for the stop sign. Thank you.
truck stop dyan, ha. Pwede tayo dyan magpahinga muna siguro. Pero didiretso na ako guys dun sa didelivery para bukas. Susubukan ko na rin mag ano ngayon, baka sakaling tanggapin na tong load natin. Malay mo, tanggapin nga tong load natin eh. Para ma-empty na tayo, maaga-aga pa lang ma-empty na tayo. Quick trip. Guys, ayan, malapit na tayo. Hanap lang ako ng pupwesto ako na yan, hihinto para bukas ang delivery. Ayun, ang Johnsonville na pagdi-deliveran natin. Pwede na mag-park dun sa ano nilang yun eh. Kaya dun tayo pupunta. Ikot tayo dun para bukas. Dito sa street pwede naman dito kasi maluwang. Pero dun na lang para tamang-tama bukas tutok. Turn left on American Way. Nakatutok tayo. Tahimik din dito, ah. Arriving at 1222 Perry Way on the left. Truck entrance, sabi. May rider doon. Dito lang muna tayo sa gilid, guys. O kaya trust na lang kaya natin ito dito. I-trust ko na lang ito dito. Pero hindi tayo magano, hindi natin bubuksan. Atras lang tayo para tamang-tama bukas na. Mauna tayo sa mga ano, sa mga magde-deliver. Balihin natin. Tapos mag post trip tayo. Inspectionin natin lahat. Ah.
Bante. Wait, ganyan na lang muna tayo. Huwag tayong tumutok. Okay. Lagay ko sarili ko ng chains. Hunyote post trip. Yan. Tapos babayin natin. Bili muna natin to. Para hindi na na. Meron siyang sign eh, yung EBS ko. Umiilaw. Tignan ko nga sa baba rin yan. Ang ating martilyo again. Temperature 29. Set point 26. Yan, tama. Sa taas ang ilaw natin, walang problema. Kalahati pa naman, oh. Walang problema yung ano. May git kalahati pa yung gasolina ng reaper natin. Kaya hindi tayo mauubusan. Ito yan eh, oh. EBS ko, lumilaw. Ba't kaya nagkaroon siya ng malfunction? Ayusin ko na lang mamaya. Titignan ko doon, i-reset ko yung ano, truck. Patayin ko sa ano, patayin ko sa anong tawag nito, sa kanyang battery. Sure, walang damage, guys. Patayin ko sa battery, baka sakaling may reset. Tigas-tigas. Wow. Yun. Okay. Yan yung kanilang ano. Yan yung kanilang entrance, guys. Bukas agahan ko na lang para pumasok dyan sa entrance nilang yan, para makapag-deliver tayo. At least nandito na tayo ng maagaga ngayon sa di-deliveran natin. So paano mga kaibigan, no? Kita na lang ulit tayo sa susunod na video vlog natin. At thank you sa lahat ng mga pagsuporta nyo sa akin. Ingat kayo lagi. Stay safe. Eat healthy. Keep safe on trucking, guys. Peace out, guys. Bye-bye. Lakai Pinoy Trucker.